Ben Tulfo, muling bumanat sa isyong usurpation of authority na kung saan po pwedeng isampa laban kay Colonel Busita. Ang buong detalye, isusunod na. Nitong nakarang linggo lang na nagbigay ng kanyang komento si Ben Tulfo hinggil sa isyung pinasangkutan ni retired Colonel Busita dahil umano sa pag-utos nitong pagbayari ng isang araw na sweldo ang isang MMDA na tinikitan ang rider sapagkat ayon dito dapat din daw na magsapatos ang angkas nito. Naliwanag ni Ben Tulfo sa channel nito kung bakit hindi dapat na nakikialam si Busita sa gawain ng MMDA. Pinunto din ito na maging silang mga Tulfo brothers ay pupwedeng pagsumbungan ng mga riders sa mga maling huli na mga MMDA. Binanggit nito na kung sakali man na may mga magsusumbong sa kanilang mga riders ay hinding-hindi nila iuutos na pagbayarin ang MMDA kagaya na lamang ng ginawa umano ni Busita. Kahit kailan din daw ay hinding-hindi nila ito pupwedeng turuan ng trabaho. Bagkus, ang gagawin daw nila ay titignan nila kung saan nagkamali ang MMDA at saka dudulog sa mga officer nito. Sapagkat wala daw silang karapatan na panghimasukan at utusan ang MMDA sa kung ano ang pupwedeng gawin ito. Halika't ating pakinggan ang buong pahayag na ito ni Ben Tulfo. Hindi ako kaaway ni Colonel Busita, hindi ko pinapatulan, hindi ko pinapansin. Si Colonel Busita, adopting HPG, PNP. Yan ang pagkaalam ko sa kanya. Kayo mga rider, mag-iingat. Kahit na kayo'y may mga angkas, siguraduhin na sila'y tumutupad din sa batas. Although, nagsasabi rito na, abay, bakit mo kung kung nakachinelas yung angkas, sinong titikitan mo? Di ba? Para sa akin dito, kami mga Tulfo brothers, pwedeng pagsumbungan ng mga riders din. Pwede kung kani-kanino. Kaya lang estilo namin, pag sinumbungan nyo kami mga riders, pwede ako magpadala ng staff doon na kumbaga tinitikitan ka, sabihin natin, mali na yung MMDA nag-ticket doon sa angkas na kachinelas. Pero wala kaming karapatan na makialam at pagsabihan yung MMDA enforcer, tanga man yung MMDA enforcer o tama ba o mali, hindi namin pwedeng turuan ang trabaho, titingnan namin kung ano mali, pagkatapos gagamitin namin ebidensya yon para ipakita sa bossing. Kasi may mga protesta pwedeng gawin. Kasi wala sa karapatan namin or karapatan ni Colonel Busita pumunta roon at sumugod at kumprontahin yung MMDA dahil hindi niya tauhan yun. Hindi na pulis si Colonel Busita. Kahit HPG si Colonel Busita, PNP HPG, wala sa kapangyarihan ng PNP HPG pagsabihan yung enforcer at sabihan kung ano mali, bagkus, tatahimik siya ngayon, pagsasabihan niya lang. Nasa mandato lamang yan ng MMDA. Alam ko maraming mga abusadong mga MMDA enforcer. Iba sa kanila, tanga, estupido. Pagtsagaan natin, kuha tayo ng ebidensya, picturean, videohan, magiging ebidensya yan para iprotesta, para mabigyan ng sanksyon o matanggal sa trabaho kung nagkamali. Ang isang pagkakamali, hindi pwedeng tuwirin ng isa pang pagkakamali, ang pagsugod ni Busita at sasabihin, bayaran mo yan ng danyos. Kasi wala sa kanyang kapangyarihan na manduhan yung traffic enforcer na hindi naman siya bossing, individual siya, private individual, wala sa kanyang karapatan sabihin bayaran mo kasi ang tanging magsasabing bayaran mo ang danyos, hukom. Pag ginawa mo yan, ikaw na ang naging hukom, usurpation of authority na yan. Usurpation of authority kapag tinuruan mo ang MMDA ng kanyang trabaho, sabihin na tanga, estupido yung MMDA, tutuwirin mo yan sa pamamagitan ng tama. Ipapakita mo sa mga bossing, tanga tong MMDA na to, nagbibigay ng ticket doon sa naka-chinelas. So, yun mali. Ngayon, mali na nga, sasabihin mo, bayaran mo ng danyos. Abay, teka muna, isa pang mali. Kaya ang mali, hindi po pwedeng maituwid na isang pagkakamali. Kung ako yan, pinagsumbungan, magpapadala ako ng tao, pabibidyohan ko lang, gagamitin kong ebidensya, ipapakita ko sa bossing, kay questioning ko lahat, at pagkatapos,
doon sa pagkikustyon na yun, malalaman ngayon kung sinong tama o mali. Hindi po pwedeng si Busita or kung sino sa inyong mga rider magsasabing, tama si Busita, mali si Nerbeja, si Nebreja, or mali si Tulfo, o si Ben Tulfo, pumanig kay Nebreja. Wala akong pakialam sa dalawa. Ang sinasabi ko lamang dito, mahalaga ang respetuhan. At kung importante na inaintindihan itong si Busita, na siya'y dating HPG-PNP, hindi siya pwede makialam sa MMDA. At ang MMDA hindi pwede makalam sa HPG. At nasa mandato ng LTO, ang MMDA ang siyang tagapagtupad. Wala sa mandato ng HPG. Eh, si Busita, eh samahan lang kayo eh. Wala kayong karapatan sumita. Kaya mali si Busita. Ngayon, ang mali, hindi pwedeng ituwid ng pagkakamali. Na mamanduhan mo, padabayarin mo ng danyos. Nasa hukom lamang magsasabi kung magkanong danyos ibibigay mo roon sa taong nagkamali bilang danyos de perwisyos, ang hukom ang magsasabi kung magkano. Or kung may mga bagay na kumbaga nakasulat sa sinasabing ano man yan, sa organisasyon na danyos or perwisyos or sabihin natin inconvenience. Binibigyan ko lang ng linaw. Ayaw ko kasi maging pilosopo na sasabihin, eh, basahin mo yung LTO. Eh, ang LTO, wag natin pakialaman. Basta't mali yung boss ninyo na hindi pwedeng sumugod doon at sabihin doon sa rider, bayaran mo ng danyos kasi hindi siya MMDA. Pangalawa, wala na siya sa Highway Patrol, hindi na siya PNP. Pangatlo, hindi siya hukom. Mali man o tama ang lukulukong si Raulo or tanga na enforcer, hindi mo pwedeng utusan na magbayad ng danyos. Kahit na kami, kahit na kung HPG man ako, hindi po pwedeng sabihin ng HPG, kahit na general pa ng HPG magsasabi doon, hoy, bayaran mo yan. Walang kapangyarihan ng HPG and PNP magsabi doon sa MN, bayaran mo siya ng danyos. Hindi niya po pwedeng gawin yan, police. E si Busita, wala na sa HPG. O bakit ko nasasabi to? Nakakasama ko yung mga HPG, mga general pa ng HPG sa PNP. O si Busita, kernel lang. At marami akong mga HPG nakakasama sa mga ibang klaseng operasyon, sa mga carnapping, sa carjacking. Kasama namin yan. Pero pagdating sa mga rider, paghuhuli-huli, hindi namin pinapatulan yan. Ano naman ang masasabi mo hinggil sa usaping ito? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, and mag-comments down below. Muli, Yo Palermo. Thank you.